Issue ora mismo. Issue pang publiko. Issue pang klaro. Issue hatol aksyon sa indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Computer Communication Development Institute, Federal Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GISA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renaline May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rogel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Polleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Samiria Luyo ng Barangay Cabidan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. RC Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Magandang umaga, Pilipinas, Kumahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, probinsya ng Sorsogon. Happy Kasanggayahan! Beno, ngayon ay simula na ng Kasanggayahan Festival 2024. Yan ay pinasimulan ng isang parade of resources mula sa iba't ibang munisipyo ng probinsya ng Sorsogon. Tayo ay mapapanood ninyong live sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Live na live po tayo. Ngayon ay araw na naman ng Lunes, petsa 14. Taong kasalukuyan sa buwan ng Oktubre. At ngayon nga ay simula na ng Kasanggayahan Festival 2024. At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, 15K benepisyaryo mula sa industriya ng sining inayudahan sa BPSF. Walang taas pasahe basta may fuel subsidy ayon sa transport. Request ni Romualdez gamot sa dialysis patients approved ng PhilHealth. Kukumpirma na Chinese spy si Alice Go inilagay sa maximum security sa Thailand. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. 15K benepisyaryo mula sa industriya ng sining inayudahan sa BPSF. At sa detalye, inilunsad ng bagong Pilipinas Service Fair ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. ang isang malawak na programa na nagkakahalaga ng 15 milyon pesos na layuning magbigay ng tulong pinansyal sa mga pagkakataon sa pagpapuhusay ng kakayahan para sa mahigit 15,000 member ng industriya ng sining, kabilang ang pinansyal na suporta at iba pang mga serbisyo ng pamahalaan. Ang event na may paksang paglinang sa industriya ng paglikha ay ginanap kahapon hanggang Lunes sa Philippine Sports Arena or ULTA sa Pasig City na layuning itaguyod ang mga profesional mula sa sektor ng pelikula, telebisyon, teatro at radyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang mahalagang serbisyo na at benepisyo. Ang programa ng inisyatiba ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez, ang pangunahing tagapagtaguyod ng BPSF
na nakapaghatid na ng mga serbisyo at tulong mula sa gobyerno na umaabot sa nasa halagang higit 10 bilyong piso sa mahigit 2.5 milyong pamilya sa 24 na lugar sa buong Pilipinas. Sa iba pang balitang nasyonal, walang taas pasahe basta may fuel subsidy ayon sa transport. At sa detalye, hindi hihirit ng dagdag pasahe ang mga transport group kung magbibigay ng fuel subsidy ang gobyerno. Ito naman ang kondisyon ng Magnificent 7 cognized ng pagtataas ng presyo ng diesel at gasolina bukas. Sa panayam ng radyo kay Pangkalahatang Sanggunyang Manila and Suburb Drivers Association Nationwide Incorporated o Pasang Masda, President Roberto Caobet Martin sinabi nito na nagpulong na sila ng Magnificent 7 at nagkasundo na hindi maghain ng dagdag pasahe at sa halip ay hihilingin na lamang nila sa Department of Transportation na bigyan sila ng fuel subsidies. Kadalasan anayang nakakatanggap ng 10,000 fuel subsidy ang bawat modern PUVs habang 6,000 pesos naman bawat isa ang mga traditional jeepneys. Inaasang tataas ang diesel ng 2.70 mula sa dating 2.50 kada litro habang 2.50 mula sa 2.30 kada litro sa gasolina. Sinabi ni Martin na bagamat malaking kawalan sa kanila ang halos 3 pesos taas sa presyo ng krudo, kailangan pa rin lang balansehin ang sitwasyon. Iniintindi na lamang nila ang hirap ng mga commuters at mga manggagawa na sumasahod lamang ng minimum wage. Samantala, inirekomenda rin ni Martin sa pamahalaan ng pag-aralan ang oil deregulation law, bunsod na rin ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa iba pang balitang nasyonal, request ni Romualdez gamot sa dialysis patients approved ng PhilHealth. Sa detalye, pinasalamatan ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth dahil sa mabilis nitong tugon sa kanyang kahilingan na pataasin ang presyo ng coverage ng per session ng hemodialysis para sa mga miyembro ng PhilHealth. Kamakailan lamang ay inanunsyo ng PhilHealth na ang package rate ng hemodialysis ay tumaas na sa 6,032.350 per session mula sa dating 4,000 para sagutin na rin ang mga kailangang gamot habang nasa dialysis session ang pasyente. Matatandaan na kamakailan ay natasan ni Romualdez House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulpo na makipag-ugnayan sa PhilHealth para pataasin ang per session coverage sa mga dialysis patients para wala na silang ika-cash out habang sumasailalim sa dialysis treatment. Agad naman tumugon sina PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. at Health Secretary Teodoro Herbosa at inaprubahan ang kahilingan ng liderato ng Kamara. Ayon kay Romualdez, ito ang parating idudulog sa ating tanggapan ng mga dialysis patients na kung pwede raw sagutin na rin ng PhilHealth ang mga gamot na ginagamit sa bawat session nila. Base sa tala ng Department of Health, higit 1 milyong Pilipino ang may sakit sa bato at 80% sa kanila ay nagpapadialysis. At sa pinakahuling balitang nasyonal, kukumpirma na Chinese spy si Alice Go inilagay sa maximum security sa Thailand. At sa detalye, inihayag ni Senator Win Gatchalian na inilipat na sa maximum security sa Thailand si Xi Jiang, ang Chinese national na na-interview ng Al Jazeera na kukunan sa ng testimonya ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality upang kumpirmahin na isang Chinese spy si dismissed Bamban Mayor Alice Go. Maging si Wang Fuji na nakapanayam ng komite sa pamamagitan ng video teleconferencing ay naging kaselda ni Xi sa Thailand ay hindi na rin mahagilap. Aminado si Gatchalian na komplikado ang bintang kay Go dahil ang accuser nito na kukumpirma sa isa niyang Chinese spy ay nasa ibang bansa.
Matatandaan na sa nasabing dokumentary ng Al Jazeera, nagbigay na pa ng mensahe si Xi Kai Go o Go Huaping na isa isinalin sa wikang Ingles kung saan sinabi niya na hindi magpagkakatiwalaan ang China kaya dapat nang magsabi ito ng totoo. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po inyong likod, makaliis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pang publiko. Issue pang klaro. Issue hatol. Aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manok, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Mismo. Issue pang publiko. Issue pang klaro. Issue hatol. Aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bueno, nagbabalik na sa sato yung programang Issue ora mismo ngunyan na aldaw na ini. Makamumoyang aldaw parisao from Dondon Arellano. Si Papa Dondon ang pirming makamumuya na nanluluya. And sabi ko ng mga tugang ngunyan, aldaw na naman po nin Lunes. And this is the first day of the Kasanggayan Festival 2024.
Sinahiling po nito, ano? Yan. So, ano yun na po ang ano? Ang basahong taligdi ang mga post ni Manlalain na post kung sa ito yung mga karibaan sa media. Igwarigdi kining post si paring Bobot Bawawaw Laguna. Sabi niya, day one of local media discrimination on limited access to activities. Government Media JL Gonzaga tayangaw of SPIO mamamayagpag. Now, namamayagpag. First in the history of Sorsogon, marasa pa. Marasa pa, PIO Dong Mendoza. Yan, so nahiling talig din, no? Ang mga reactors, digdi sa mga reactors kan post ni paring Bobot Bawawaw Estropigan Laguna. Ignore Jude Ikap, ikaw naman nanindugan ang local media sa siring kainan sistema. First ini sa Sorsogon, ang local media na lugod ang may limited access sa activities. Ayan, kasi sabi ni Jude Ikap kay Bobot, opo idol, pero pamati ko nagsusunod lang yan kay J.O. lang man yan. Susog sa impormasyon ko, may payo iyan. Ito ang tukaron nindo, kay pamati ko nagsusunod lang iyan, kahirak man. Pamati ko lain niya desisyon niya, si Dong An ka istoryahon nindo. Pwede man kamo mag-cover, ang sabi lang tagan ki priority ang national kay una bisita, pangduwa mas mahal ang bayad, pantulo mas dako ang exposure, mas makilala ang kasanggayahan. Support na lang ang local media basta di pagpabayaan. Kun ako ha, tagan ko equal opportunity both local and national. Kaya lang iyan ang desisyon sa organizer, so you have to follow. Yan po ang bahayag ni Jude Ikap. Sabi man ni Bobot, sorry to disagree. Ini man po si Aira Galpo Mateos. Sabi kay Jude, diri kaupod ang media personnel sa bilog na Sorsogon sa ayuda na 15 million. PhilTV and Radio Industries, 15 million. Kay Jude Ikap, sabi niya kay Aira Galpo Mateos, may tatawag daw po sa'yo, humanda ka daw po mag-explain ng 15M. Kunday, haranihon daw ang hipatura. Sabi man ni Bobot, may proposal ka for coverage Speed News TV? Limited gani ang coverage kan local media, tayangaw on the move. Hindi pa, simbag naman ni Jude. Dahil na nito pagparatunguhan, kay lalong nababa ang pangkita sa local media. Just ignore. Kung mag-cover ka mo, go. Kung dahil, go. Table turns, remember that. Kadakol saan pwede nyo ibalita, nga takasanggayahan lang po. Kung habo, di habo. May time din nakaipuhan ka mo. Pag umabot yan, latubun tulos, buwa ka yan. Dahil na pagsuksukon ang sadire sa habo. Ma-election baga, ibalita na lang ang tunay na balita. Yan ang pananaw ni Jude Ikap. Si Edna Kaki Mansera, sabi kay Jude, correct. Kadamo san pwede na i-report. Mga pirang bulan yada na mamati asin mababasa ta ang makatao, makajos para sa pagbabago. Maaasan isugpunaan makauurag. Naliman sang Speed News 327. Gari si Tayangaw Manso nag-hold kan proposal ko diyan. Si Joey Galicio, sabi niya, bukal kaatab sada.
Ini po ang mga reactors kang post ni Bobot 1 hour ago na day 1 of local media discrimination on limited access to activities. Aha. Yan po ano? Gaano daw katotoo na may ano ini na Speed News TV. Pero sabi man, ito daw na Tayangaw ang nagharang. Sisi daw in-mention ng Tayangaw. Kasi aram ko ang nagharang si Mr. Bao. Mhm. Ayan ang mga post digdi na pigbabasa ta lang ta yung ani ang nahiling ta digdi ano talagang masasabi ta na sobra. Puro lang digdi mga ano mga kaganapan an may hiling ta one may chat man may post man si Maestro Obet Apin. Sabi niya, kun ako an haputon niyo kairiba sa media madali man lang ang solusyon iban intero an activity san Kasangayan or news blackout an hapot kaya niyo di ba. Kaya nga ni naghapot. Sabi ni Ramchit, lain tabi kay panuman an ugay. An iba kaya, an iba lain. O an iba kaya, an iba lain. So, matatanos kayang kaya, lalo an may mga programa. Kaya tabi sir, so layog-layog lain. Yan, sabi ni Ramchit. Simbagba ni Obet, aw kundi kaya, di na magpararibok. Sumunod sinda sa gusto kay di man palan kaya. Kay ako di man apektado kay labot ko man. An kaldero ko di man nakadepende sa mga suhol ninda na inhatag sa mga paratang tangad. Simbag man ni Ramchit, iyan ang tao na may prinsipyo, tunay na may dugong jornalismo. Sabi man ni Shago Woody Bick, eksaktong word maestro. Nag-comment man si Shoni, emoji lang, pati siglo punggo. Sabi pa ni Ramchit kay Obet Laroga Apin, kasimple bagaw, imuda, yun. Bawal ngay sa syudad ang illegal gambling. Pero ang nagpapasugal, mahakot sa kwarta taga ibang lugar. Yaada, lantadan, ang surugal sa periyahan. Mr. Bawawaw, hain man yan na mga posting mo na hanggat sinda an nakaingkod, bawal an illegal gambling. Nyan ni Saro, wara lamang ako nakikita ng mga nagmisyonar sa FB. Pero pag di nga ni nakatadi, balandra an pangaran san kapitan nan COP. Yurikabra na buhay ta ini. Kaya sabi nga ni, kung lain kaya, lain na magparangalab-galab. Yan, Habi ni Glopunggo, boycott yarn. Kaya daw, yan ang hapot. Okay. Yan ha. Ang mga, ang manugon din sa post ni Maestro Apin. Oh, kahapon pala, ano, yaon si Sarah Hero ni man si Matthew Godichili. Yaon na sa Sorsogon, hindi ako nakabalik sa mundong ibabaw ng Manila. Ini mga tugang na nahiling ta ng mga post. Mga balubagi ini ka mga media na kesyo nawara sa sirkulasyon ang mga local media dahil sa may order da si Governor Boboy Amor na igilid. Ha? Sabi ni ano, may reaksyon si Happy Watching. Happy watching kay Ma'am Carmen Dillosa. Also kay Likigan Maria Pinky.
Sabi ni dating Councilor Manning Julata or si Vice Mayor ng kandidatong Union, lost in translation, Tagalog, Festival, Batangueño, Festibay, Bisaya, Peste Day. Yan. Festival. P-E-S-T-E-B-A-L. Festival sa Tagalog. Sa Batangueño, Festibay. P-E-S-T-E-B-A-Y. B-A-Y. Sa Bisaya naman, Pestiday. P-E-S-T-E-D-A-Y. Yan, hmm? Si Likigan Maria Pinky, good morning Tabi, mga kababayan kong mga taga Sorsogon City, watching from OFW's Kuwait City. Yan. Watching from Legazpi City, good morning boss. Si Manon Manon, happy watching man sa imo. Sabi ni Jojo Lascano, I beg to disagree sa panawagan of boycott o news blackout. Our profession is to tell the story, issues that public knows. In the issue of Mr. Bao that put in hate of our co-media practitioners are not the basis to engage news blackout or boycott. So, anong basis? Ha? Good morning, Sao. Good morning, ma po, kay Ma'am Carmen De Llosa, all the way from Australia, ang may-ari po ng Angel Resort dyan sa Binabista, Gubat, Sorsogon. Si Gracie, good morning, ma'am. And si Ma'am Arsiglipo, good morning ma po sa imo ma'am. Kung ready ka na po, chat mo lang po ako para ikaw ay aking makapanayam live dito sa ating programa. So manlain-lain na isyo ngunyan yan na aldaw na ini. Ha? Sabi pa ni ano, ni Surayda Chato, wrong spelling ka. Vice Mayor, dapat pisti. Sabi ni Surayda Chato o ni si Malu. Yan. So ini po ano, pighiling tangon niya ng mga posta digdi. Ta iyong ano pigsasabi ko, poon pa ini magpoon kang Biyernes na kaigwaning media briefing diyan sa Capitol para sa mga makover. Ang inangalan ka mga media, mga tugang, ini na nagkaigwadaaning discrimination sa local media dahil ang pigtawandaaning mandato or ning priority ang mga national media kung sa'yin maperesto. Kumbaga, kamo na mga local media, dahil local man lang ang pagkatawon nindo, duman kamo sa likodan ka mga national media. Ayun na ang mandato. Segunda ini, kay Governor. Pero mga tugang, madali uman lang magamit ng pangaral ni Governor. The problem is, paano mo inipatutuuhan? Maduman ka kay Governor, direkta mo inihapoton? I don't think so, kung mag-ibo mo ini. Pero ini mga tugang na nagluluwas na isyong unyan, na masyadong nawaraan ng poder ang mga media na lokal, I don't know kung talagang ini, sabi ta nga ni kaya daw ini, kaya daw ining gibuhon ka mga media na digdingan ni halos pigsasabi ta na may ma-report online kahon ako ikaw ma-report at tabayanan ang reporta dyan sa luwasan ano na very clear mga tugang. Ano talaga? Maduman ka daw kay Governor para sabihan ini, sabihan mo, Gob, bakit naman ganito ang order mo? Order mo ba ito, Gob? Ba, dahil man nagmarangno ang tao, kada kulan ng pigiisip, wala to, oh. Tapos, arugkaan? So, this is not the basis, ano, na sabihan mo, arog ka yan, dahil na mag-cover, ta garo nawaraan ka mo ng poder. Tapos gamit ang pangaral ni Governor. Oh my golly. Sabi nga, sabi pati kong mga post minsan, ang dami ko nang iniisip, dumagdag ka pa. Sabi ni Jojo Lascano,
You answered already, Sir Sab, ang hapot mo sa kuya na ano ang basis. Tama. Kung sarong Mr. Bauman lang ang nagsasabi na dai mag-cover. Oh, di hagaan nito black and white. Hali kay Governor. Pag nakahiling ka mo na may order talaga, hali kay Governor, that's it. So sumunod ka mo. Tapakaw naman nito yung activities. Activities yan kang probinsya. As in ang may akda-akaan ang Governor. Kung ano ang imamandato niya. Si Ma'am Cristina Encinas Duran. Si Ma'am, good morning, Tabi. Good morning, Sao. Good morning, Ma'am po. Asin sa buong staff kan Cristina's Resort dyan sa Barangay Ginlahon. Good morning sa inyong lahat. Magpakasaya kayo. Maligo na kayo habang mainit ang panahon at mainit ang sitwasyon. Sa mga media, sa kapwa akong media, ang pinakamaray ka ini, magpurpa siya nang una kamuduman sa Cristina's. Puro mainit ang payonindo. Mag-swimming-swimming nang una kamuduman para at least enjoy ang aldaw nindo. Di ba? May mga bagay kaya, mga tugang, na minsan, masabi kita, sobrang pagarbo, tapos ang media kang sursugon, dahil lamang pag-irintindi. Do you think salaiyan kang Governor? Maski na nga ni baga, sa kada pasalinggaya, dahil man ka mapag-istam ng Governor. Di ba, mga media? After kang date na puro palakpak, nakapila na. Bilang nakakumpira ang media. Bibilangon na kang tawuhan ni Gob. So, dahil man ka mo nag-ulit na luhaan, puro man ka mo may take home. Ngunyan, sa puntong ini, halimbawa man, halimbawa lang ini ha, dahil ko piksabi na totoo ini. Halimbawa man, may mga national media kita, which is wala pa man nga yung nahiling. Halimbawa lang na may mga national media na maarabot. Then, pag-abot kayo na yung digdi, pabayaan naman si Gob. Kung yan ang mandato niya, na pwede ba ka magsabi si Gob, kamo mga local media, gumirilid-gilid ng ano kamo kay permita man baga kamo na hatagan. Oh, this time, may mga bisita man kita na mga national media, iyong una ang tatawaan ko maning importansya. Di ba? Pwede ba magsabi ka si Gob sa bagay na yan? Dahil sa kita ang mga local media, or kamo, makumangani ako, taday man nag-attender kaya ng mga pasalinggaya ni Governor Buboy Amor. May rason, di ba? Kumbaga, pagtindog dyan ni Gob sa entablado, mapaiba naman ang mga kahampangan niya na media. Bako itong nagduman ako sa kasiguran pasalinggaya, kamo ang nahiling ko. Lipat ako sa pilar, kamo man giraray ang nahiling ko. So dapat, ibang pandok naman. Ha? Huwag niyong sisihin ang Governor kung ganyan. Kayo naman, masyado kayong hahat. Diba? Kung ang feeling nindo, ha? Ang feeling nindo na magan na-discriminate ka mo, so, saruman lang bagayan. Mag-cover o dai? Kung mag-cover ka mo, that's it. Kung dai, dai ba nagbawal? O kung dai man ka mo nahiling ni Governor, pagkatapos nindo mag-cover, mag-ora ka mo sa ampangan ni Gob. Then say it, Gob, nag-cover kami. O, di ba? Kaya, para sa kuya po, mga tugang ano, bako man yan masyado, bako yan big issue na pag sinabi na ano, sa likod lang kamo. Eh natural, bako man kamo pinili. Sabi nga ni Jojo Lascano, happy watching palan kay Papa Maki, kay Lot Yuda, kay Lloyd Lasala. Ayan. Sabi ni Jojo Lascano,
Pasalinggaya is not part of meeting na hinimo. Ang napag-urulayan is all about kasanggayahan. Happy watching man kay Neil Salimpade. Hindi kaya na issue tungkol kay ni kay Mr. Bao. Send in picture sa event kang Pasalinggaya. Samantalang ang pinagmitingan nindo is ang event kang kasanggayahan. Sarong Pasalinggaya ang pigibo duman sa pilar. Tapos, nagpicture ining si Mr. Bao. Then pinost. Ano ba itong caption niya? Na ano? Tungkol sa mga ano? Discrimination? So, duman na ito, nag-spark ang issue. Pero kung iisipon kaya Mr. Bao, dahil ka dapat kayo ito, nag-post. Taba ko man itong event kang Kasanggayahan Festival. Ha? Ang ano nindo, ang pinag-uulayan is ang event na mangyayari, mga event kang Kasanggayahan Festival 2024. Iyo ito ang pinag-uulayan. Luwas duman ang Pasalinggaya. Ta regular na ining pigigimo ni Governor Edwin Boboy Amor sa mga lugar na mapiyesta, di ba? Eh nagkataon piyesta kang aldaw na ito sa pilar, duman nagpasalinggaya si Gob. Then ini man na Mr. Bao na ini, nagpicture, pinost, iyo lugod ang pinagpiyestahan. At ikaw na ang pig sasala kang discrimination issue. Eh, tinira mo pa duman ang mga media sa pilar. Kaya nga, sabi baga, think before you click. Mag-isip ka man nguna bago ka magpitik. Ngunyan, iulugod ang napagbuntunan kang kariribok. Ha? Okay. Si Papa Maki, may report ang tabayanan. Papa Maki, kung anong report mo, ipasok mo na habang mainit pa ang kapwa mo mga media. Si Papa Bear nag-send Ann Estiller. Since ay man ni Papa Bear na Ann Estiller. Arin ini, ang taga Dubai o ang taga Marinas? Ha? Ikaw man, think before you click. Sige, Ma'am Pitik. Nila-sada, narapas ka. Okay, so ang tabayan mga tuga ang live report ni Papa Maki. Habang mainit-init pa ang panahon, i-report mo na. Para wala tayong hindi kita ma-discriminate. Happy watching man kay Dante Gabito. Kung saan ka man sa mundo, happy watching sa'yo. Mm-hmm. Sabi ni Kap Arles Hanaban, Nano natabi kita busaw. Mala, yari, nagdadawa-dawa. I don't know kung nag-ano kang unyan, Kap. Sana maghampangan kita over a cup of coffee. Okay, so standby. Yaon sa report si Papa Maki para sa iyang special report. Papa Maki, pasok. Lahat po ng nakatutok po ngayon sa People TV Sorsogon. Kasakasali ko yun po, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Matog. At kung saan ay naaktuan po natin dito ngayon ang Senate Big Bikers para sa kanilang Bicolandia Rice. Nandito sila ngayon sa Bistro de Bantigue dito sa Matnog, kung saan ay nagkaroon din sila ng courtesy kay Mayor Catlea So. At kagabi nga dumating sila dito sa bayan ng Matnog at meron din ng preparasyon dito si Mayor Catlea So para sa kanila, dahil ito ay bilang suporta na din SM Sao sa paparating na makukuhang award ng Matnog para sa RISE o Recovery Initiative Towards Sustained Local Economy, kung saan ang bayan ng Matnog ay isa sa tatlong munisipyong napili sa buong Bicol Region. Kabilang dito ang Legazpi City, ang Bulusan at ito nga ang Matnog. Ang RISE ay ipinapakita nito ang Zero to Hero
o ito yung mga nasustained yung ekonomiya pagkatapos ng pandemya. Dahil matatanda natin sa pandemya ay pagsak lahat ng ekonomiya, lalong-lalo na ang turismo, kung saan ay kinahangahan ito ng DILG dahil sa kung papaano nila naiangat ng ganoon na dire-diretso ang ekonomiya, lalong-lalo na pagdating sa turismo. At ito nga, nagpapakita ng suporta dito si itong mga kinatawan ng Senate Big Bikers sa Bicolandia, o Senate Big Bikers sa kanilang Bicolandia rights. Kasama din dito sila King Gutierrez, isang batikang aktor na ngayon ay kinatawan ng Agimat Party List. Kasama nila dito sa kanilang grupo ay ang mga Sergeant at Arms ng Senate, ganun din ang mga kinatawan ng iba't ibang mga senador, katulad ni Senator J.B. Hercito, Senator Bong Revilla, Senator Bato de la Rosa at iba pang mga senador. Ngayon po ay ang itinerary nila ay pupunta din sila sa Pink Beach dito sa Matog, isang kilalang puntahan dito ng mga turista dito sa bayan ng Matog, SM Sao. Okay, so wala bang itinerary papuntang Residencia del Amor? Dito sa nakalagay sa kanila, ang nakalagay lang dito ay Pink Beach, Sorsogon Capital, Mayon Flyby, Cagsawa, Embarcadero, Camsur Roads, and sa iba pang mga markers. Ngayon, kagabi, nag-uusap-usap sila. Nila kasi nandito din pala, nakita din natin kagabi yung presensya ni aspirant for congressman sa 2nd district si Attorney Cronie Mar Escudero III, o mas kilala sa DERCO, na nandito din pala kagabi. Nag-usap-usap sila pagkatapos sila dito, pagkatapos sila makapag-courtesy kay aspirant for governor na si Mayor Katnia Moratas, ay pupunta din sila sa province para magkapag-courtesy din. And kagabi nga ay nabalitaan nga nila na naandito din pala si Senate President Jesus Escudero. So possible na pupunta din sila doon, SM. Okay. So nakita natin si Attorney Cronie Mar Escudero III, ano, na talagang kahit gabi na, nandyan pa. Roger to that, SM Sao, kasi syempre, madami din anyang mga kakilala nila. So, panigurado, bago pa sila pumunta dito, ay nakapag-contact na din sa kanila. Okay, thank you very much sa special report. Sa iba pang balita, SM Sao, nanito ngang mga nakaraang araw, kung hindi ako nagkakamali, nitong Biyernes, ikalabing isa ng Oktubre, ay nagpatawag ang Sorsogon Provincial Information Office ng isang media briefing kung okay. Saan ito daw ay paghahanda para ito ngang kasi simula pa lang ngayong araw na Kasanggayahan Festival. Ngayon, sa media briefing ay nagkaroon doon ng diskusyon dahil sa binigay na concern ng kinatawan ng SBIO. Actually, wala doon si ang kanilang head na si Mr. Tom Mendoza. Yung nakausap ng mga media doon ay si Nest Gesta, kung saan ipinapaabot niya ang kanila daw na napag-usapan patungkol sa mga local media. Nabanggit din niya doon sa nasabing briefing na ang mangyayari, ang kanilang concern ay yung magkakaroon sila ng national media during the event, which is ay hindi naman nila pinangalanan kung anong national media yon, mainstream ba or ibang mga media na nasa national din. And then ang sabi niya, during the event ay nasa unahan ang national media, yung local media naman na kung saan ay ito ang pangunahing resources ng promotion ng bawat aktibidad dito sa Sorsogon ay nasa likod. At pero pa sa nasa likod ay pinagbabawal din nila. Sa una niyang panalita ay pinagbawal niya ang paggamit ng gimbal, monopod o anumang gamit na makakaharang umano sa pagdodocument ng national media at ng kinuha nilang production, which is nabanggit din nga niya kung anong nakuha nilang production para mag-document, kung saan ito ay hindi sinang-ayunan ng mga local media dahil lumalabas dito na second priority na lamang ang media. At kung mapapansin mo sa kanila pa lamang na paunang concern
nasa likod na ang local media pero pinagbawal pa yung mga gadget at baka mga harang. Kumbaga wala nang naging konsiderasyon para sa media, maliban pa dito ay bibigyan lamang ang media ng limited access kumpara doon sa national na mayroong all access. Ang all access ay pwede silang gumalaw kahit saan, samantalang ang local media ay doon lamang sa designated area. Kumbaga pag hindi umano sumunod sa mga patakaran ay maaaring palabasin. Yun ang maaaring yun ang pinagdiinan ng SPIO doon para daw hindi magulo. O sabi nga sa Bicol ay tatong sinabi niya para hindi maging maramok. Yun yung eksakto na terminong ginamit diyan. Kung saan hindi ito sinangayunan dahil ang mga local media bago pumunta doon sa bawat event ay meron ng nakalaang storyline kung saan sa bawat media outlet hindi lang maaaring isa ang local media na pumunta doon kasi meron din itong mga gadget katulad nga sa atin yung Bicol TV na meron tayong mga camera etc. So kinakailangan natin ng gamit para sa magandang output. Hindi ito sinang-ayunan ng mga local media SM Sao. Okay, so yan nga ang pagsasabi ko, no, na kumbaga igwayan ng diskriminasyon or ano pa man, alagad, all we can do is to be or not to be. Yan man lang. Ang dapat na gibuhon kang media. Kung nahiling mo na may diskriminasyon, di dahil ka magduman. Ta kung yan, desisyon kang sa tuyang lokal na pamahalaan, desisyon ni Governor Buboy Amor, so be it. Di kita magiginibo ka yan, Maki. Roger to that, SM Sao. At ang isa pang pinagtataka pa dito ay hanggang sa ngayon ay wala pa ring ipinapaabot na mensahe o yung nilalabas na information about how to pacify the situation si SPIO head Dong Mendoza. Isa pa sa nagpainit ng local media dito ay ang pagpunta nila doon sa pilar kung saan ay may ginanap doon na pasalinggaya, which is ang pasalinggaya naman talaga ay hindi naman non-government program naman talaga dahil pumunta sila doon at may nakita silang isang post na galing mismo sa empleyado ng SPIO na parang binabanggit dito, kinuha na ng picture na katalikod ang mga local media at binanggit dito na ang istorya tungkol sa likod ng limited access na yun ang sinimulan ng lalong pag-init ng mga local media dahil umano sa diskriminasyon na ginagawa ng lalo na yung empleyado ng Kapitolyo. Sana nga ay mapaabot ito sa mas nakakataas or yun nga ang katanungan, alam ba ito ng kanilang nakakataas or sila mismo lang ang gumagawa ng ganitong sistema? Yan ang tanong. Halatong taong sagot. Pero ng ibang mga media, sabi nga, meron din nagpalabas ng message sa akin directly. Mga bitranong media, na sabi nga kung gusto talagang maitaas ang dignidad magkaisa kung yun pag yung event na nagbigay ng diskriminasyon ay wag nang ilabas hanggang sa sila na mismo ang lumapit sa mga local media para naman mas maipakita ang pagkakaisa at katatagan ng local media pagdating dito sa ating lokal at maipakita din na ganon na kaliit ang dapat na ipakita nila sa local media, SM Sao. Okay, so pasirin kita sa kasabihan, ano, wala ang nakakapuwing na malaki. Diba? Roger to that, SM Sao. Okay, so Papa Maki, salamat sa special report. Maraming salamat, SM Sao, mula dito sa Bayan ng Matog, Maki Gomez sa Bicol TV. Yan, nahiling daw, no? Nadawag din daw ang ano, ni Papa Maki ang special report mga Senate bikers nasa Matnog, Kasubangi
yao nakichikahan kay Mayor Kat Leyaso, nag-courtesy call. Mm-hmm. Baka sabi ni Ma'am Carmen De Llosa, baka pwede Angel Resort. Yes ma'am, pwedeng-pwede dyan. O kung habunin do sa Christina's Resort kay swimming pool, duman kamo sa dagat magtampisaw sa Angel Resort dyan sa Benavista, Gubat, Sorsogon. Di ba? Gusto niyo ng sariwang hangin, sariwang tubig, maalat nga lang. So, duman kamo magpasiring sa Angel Resort dyan sa Benavista, Gubat, Sorsogon. Then, sabi ni Ma'am Carmen De Llosa, dapat ang local muna kasi Sorsogon ang origin ng Kasanggayahan. Dapat nga ni Ma'am. Kaya lang, sabi ko nga, wala kitang mag-ibo kung yan ang mandato kung sa tuyang local government sa pag-cover na tawaning onra ang mga national media. So, wala man po kitang mag-ibokan. Tamalim, mas gusto ni Gob ang national media kaysa sa tuyang mga lokal. Happy watching, ma'am, kay Shoni Lorilla de Alca. Yan, happy watching sa inyong lahat. Si Ling Ling, watching live, Pilar Sorsogon. Yan ang maliwanag na report ni Papa Maki, ano? Manungod sa isyong diskriminasyon. Ha? Happy watching, ma'am, kay Ma'am Grace Rojas, all the way from Naga City. Ano pa pag-uusapan natin? Nagkaliwanagan na tayo sa diskriminasyon. Yaon ano, may mga media na nag-irinit ang payo duman sa pag-open. Si Manny Ferrer ng Gagalaiti. Si Boy Espineda ng Gagalaiti man. So, kahit anong panggalaiti ninyo, wala kayong magagawa kung yun ang utos ng kamahal-mahalang gobernador ng probinsya ng Sorsogon. Si Ami Garrido Formanes, watching from Legazpi City. Happy watching, madam. Ingat-ingat po tayo dyan. So, hanggang ngayon, mainit pa, nag-iinitan pa ang issue tungkol sa diskriminasyon sa mga media. Kung habunin do sa Christina's Resort, kay Anine Swimming Pool, rides kayo pa Gubat Sorsogon dyan sa Benavista. Sa Angel Resort. Maka-adal pa kamo pag-surfing dyan. Malay mo, masunod kamo na maging ano sumunod sa yapak ni Bea. Okay? Si Bea baga ang national competitor kang surfing. Dyan, all the Bea Villaroya bayan eh. So, pasiring na kamo dyan para makanood kamo kang pag-surf. And duman man sa mga media na gusto magpasirin dyan sa Angel Resort, ang apod sa indo, bako ng Bea, biyo-biyo na. Okay? Biyo-biyo na kamo magpasirin dyan para at least everybody happy. Si Bea Estrellado palan. Yan, sa dyan sa Benavista, Gubat, Sorsogon. Ang siminikato nini na ano na ang siminikato nini na surfer all the way from Benavista, Gubat, Sorsogon. And ini po nasa grabe po ang assistensya kay ini kang mag-agom na si Ma'am Carmen De Llosa as in sayang esposo sa mga pig entrant kay ini na kompetisyon ni Bea. Kaya talagang nakapag-producer ning arog kay ni na aki ang Angel Resort. Although aramta po aki pa ni si Bea dahil pang Angel Resort nagkakawat na ini, pero mas lalo ini nagtalubo ta arambaga ni ano arambaga nindo ang sarong atleta natatawan lang ni Onra once na nag-champion na. Pero pag iningani, makumpit pa lang, si ina niyang an, maski maghagad ini sa lokal na gobyerno ning ayuda, baad tawan kakaan, 500, ayun na. Ha? Si Bea Estrellado
ang matuklo sa indo ng mga media na makanungod pag-abot sa larangan kang surfing. Oh. Kaya sa mga media, biyo-biyo kita magpatukdo kay Bea. Dapat tayo ay maging masaya. Di ba? Ayan. So, nag-champion po siya sa Catanduanes yata kahapon. Si ang impormasyon na halipa kay Ma'am Carmen De Dios, ha? Tasin naman po talaga ni Ansayang husband ang talagang nagsusuporta sa grupo ni Bea sa bawat pag-compete na pagsasagibukan grupong ini. Pag-abot kayo ni dyan, nag-champion na, eh lang iyan i-recognize kang local government. Ha? Iyon lang yan ang that time lang i-recognize. Tatawaan, inkomendasyon, certificate, yan sana. Pero pag-abot sa financial matter, huwag natin pag-uusapan yan. Hindi namin kaya yan. Pag-abot sa financial matter, sila Ma'am Carmen De Dios na ang bahala dyan. Pag-abot sa motorcade, kung kinakailangan, sagot na namin yan. Congratulations, Bea Estraldo from so on. Mayor, congressman, kung ano-ano pa. Si ina niya nga. Remember si Bea, mayon gold din po. Ha? Ayon kay Ma'am Carmen De Dios. Happy watching man kay Mayrabel Guevara, kay Lab Baro Alba. Mm-hmm. Happy watching sa Indo Gabos. Na happy ko ang ibaga sa Indo. Pwede kita mag-program without tackling kasanggayahan. Dalagdagan tapaan pag-isip ni Governor. Tama na. Sabi nga ni, sama saya lang. Diyan naman sa Castilla, sabi da akang mayor diyan, sa dati lang. Diba? Huwag ka nang hanap ng iba pa. Sa dati lang daw. Digdi man sa Sorsogon, sila-sila lang. Huwag na maghanap ng iba pa dahil nandito naman kami. Huwag na kayong lalayo pa. Happy watching man kay Rhea, Ray Ermida. Nagkakariribok sa luwas samantalang kita digdi. Ulok-ulok sa ng pipe. Mm-hmm. Ulok-ulok sa ng pipe naton. Mientras ang iba nagrilibong na ampayo. Pagsasabi ko, no, pag-uulit ko. Happy watching man kay Adrian Hibulan Pura. Happy watching sa iyo, sir. Sige na, talaw ka mga viewers niya to. Ano man po na topic na gusto nindong ipaabot sa tuya, welcome po kamo. Mag-send lang po kamo ng mga impormasyon. Mm-hmm. Gusto ng media sisaw, anbida. Ayaw man ma'am, kay ata kinakauyaman na kita digdi. Tawara na daw kita ang pinipili rabasan. Mga tugang, issue man lang po kita ano? Remember, ang pigtatapik ta digdi, ang pigtatakal ta, issue. Ora mismo. Ano man na issue na gusto ninyong ipaabot, basta igawang basihan, anytime. Itatopic ta yan, itatakal ta yan. Maski na nga ni bagaan mga kapwa at media, may nasasagasaan, iyan na mga pag-post niya to, kan mga media niya to na uruya mo nun sa mga diskriminasyon. Uruya mo nun sa mga manlain-lain na post. Pero ang hapot,
sisay magtimay tagibo kaan para maging araw kaan. Di ba kita man lang? Sabi nga ni naton, permi yan ano, kasabihan na yan. Akip ako, basurang itinapon mo ay babalik din sa'yo. Kaya maski pa anong uyam-uyam ta, ha? Maski pa anong uyam-uyam ta, ta yan ang nakagawian na. Sabi ko ano ba kanina, alimbawa ang pasalinggaya si Gob. O yaon ka mo intiro, para man sinabi si Gob na, oy limited lang ang media ha? Limited lang dapat. Dapat na maglampas sa 10. Diyos ko mayo, minsan nga nang nag-trying tayos ka mo. 32! Ang mga media, i-compute mo na lang yan sa 1,000 karasaro. Mama, 32,000! Ngunyan, Kasanggayahan Festival. Kung may order man si Gob na bigyang ano naman natin, ha? Lagyan naman natin ng i-priority naman natin yung mga national media. Siyempre masabi si Gob, eh laki ng gastos ko dito, laki ng puhunan ko dito, gusto ko sumikat din ako, kaya dapat makaabot ito sa mga national media. Oh, that time mapupugol mo ba si Gob? Hindi naman, di ba? Kaya yan ang pinaka ano, pinaka respeto sa respeto. Kung nag-arog man kayan si Gob, natawaning priority ang mga national media, nasa sa iya na yan. Una ang Sorsogon. Pandua, una man gihapon ang Sorsogon. Pantulo, una man gihapon ang Sorsogon. Pero bakong karaw mga tugang ano, look. Kung nakaisipan si Gob na national media ang i-priority. Why? Because ang event niya to pang national. Alangan di lang iyan magpuluk-puluk sa ano. Di lang iyan magpuluk-puluk sa probinsya kang Sorsogon ng mga activities. Kaya gusto niya makaabot man sa national. Kaya nag-invite siya nin mga national media to cover this event. Birin mo, Miss Kasanggayahan Philippines. National event yan. Festival of Festivals. National event din yan. I think ang drum and lyre competition, region wide. O baka national event pa ini. So, para sa kuya, marapat lang para kay Gob na tawaan ng ano, onraan mga national media para mapaabot man ini. Ambako lang duman magayon ang 8,000 na binaya duman sa nag-concept kang logo kang Miss Kasanggayahan. Si ina niyang an. Garo ano? Garo man lang butong aning naramdaman ko, ano ba itong binayad ng ano? So logo kang pagkor? Pirang milyon ang binayad? Tapos ining organizer ka ini, na Kasanggayahan Festival, nagpag-ibok yung logo? Kung pirang milyon ang binayad sa imo na organizer ka, tagan mong 7,000 o 8,000, mas baling dahil ka na lang 8,000, pagal-pagal ang tao. Ha? Bako mo yung ginibo sarong banggi, sarong aldaw? Ay, ay, ay. Okay, mga tugang. Inabot ang katakan oras kan pa maaram sa ito yung programa ko niyan na Lunes na aldaw nin Lunes, pecha 14 sa bulan nin Oktubre. Hansen de unlikod, kaibahan, ans bilog na stop kan Bicol TV Sorsogon. Namamaaram na po, mabalik kita sa aga. Same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Marinal daw po, asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Happy Kasanggayahan! Issue para mismo. Issue pang publiko. Issue pang klaro. Issue hatod. Aksyon sa indo, oral mismo. Issue oral mismo sa Bicol TV Sorsogon.